our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Oh, ano sabi dito? Dali ha. Kulikutin pakialaman. Ang amahan ra ba ipalubong sa akong ama. Ginapukit yung kitsa may mapatay ni mo. Kita mo, galit na galit silang mag-aama. Masasabi ko dyan. Si Pangulong Duterte naman, si dating Pangulong Duterte, nakikita ko sa kanya, bukod sa katandaan niya, kaya siya nagkakaganyan. Na minsan naguguluhan din ako si Pang, kasi nung kampanya naman ni, nung team, yung unit team, si Sara, tsaka si Pangulong Bongbong Marcos, puro compliment naman yung binibigay niya kay dating, Kanina. Yung kay Marcos Senior. Na hindi ko kaya yung ginawa ng tatay ni Bongbong Marcos. Siya lang ang may kaya noon. Kaya malaki yung tiwala ko kay Bongbong Marcos. Hindi nga weak leader nga daw siya nung election Tinawag niya weak leader Tapos ginamit naman ng mga vlogger niya na... Isa pa sa pinagtataka ko, na hindi pala magkasundo ang Duterte at Marcos. Bakit naging mag-aalyado sila nung campaign? Kasi may chismis yan. Kaya ang problema sa Pilipinas. Hindi, totoo daw. Ito yon. Kaya daw hindi sumama si Sara sa kampanya ng tatay niya. Sinuway niya yung tatay niya kasi daw hindi siya sang-ayon sa mga ginagawa ng tatay niya at saka ni Bongo. May chismis nga daw na minura nga daw ni Sara si Bongo. Dahil nga daw dyan sa mga nangyayari. Kaya hindi daw siya sumama. May nagsasabi. Ito daw, Ito ang nasa tatlong... di ba nga, ang mga Duterte, ang laging sinasabi nila, ayaw nila ng droga. Pero bakit ngayon ito? Positibo sa droga. Ang alin? Ang empleyado sa munisipyo ng Davao. Lahat ng tinatahol nila is bumabalik sa kanila. Paano mo nasabi yun? Lahat ng sinasabi nila kay Pangulong Bongbong Marcos na ganito, ganyan, magagaysa ka ganito, ganyan, is bumabalik sa kanila. Tulad nito? Oo, tignan mo. Ilan yung nagpositibo sa drugs sa Davao? Working pa dun sa loob ng Oo nga daw. Sige, panoorin muna natin. 47 opisyal ng gobyerno sa Davao City na nagpositibo sa drug test. Balita mo maabante mula kay Charmaine Abong. Ibinunyag ng isang kongresista na 40 kawani ng gobyerno sa Davao City ang nagpositibo sa illegal na droga. Ayon kay House... 40 pala Apat na po jamming sila. Apat na po pala! Sige, tuloy. Committee on Dangerous Drugs Chairperson at Congressman Robert Ace Barbers, 37 tauhan ng Public Safety and Security Office ng lungsod ang gumagamit ng bawal na gamot. Dahil dito nanawagan ng kongresista sa PNP at BDEA na paigtingin ang kampanya sa lungsod na itinuturing na baluarte ng mga Duterte na kilalang galit sa illegal na droga. Yun na nga. Di ba kilalang galit sila sa droga? Pero yung buong munisipyo nila, apat na po ang nagpositibo sa droga. Ano masasabi ko? Sinasabi ko sa'yo, di ba puro sila ganyan kay Pangulong Bongbong Marcos sa drugs kasi pulboron, ganyan-ganyan. Pati si yung anak, kasi bangag din daw. Lahat ang inaano nila, bumabalik sa kanila. Lahat ang sinasabi nila, bumabalik sa kanila. So, kamusta naman yung mayor ng Davao? Kamusta mayor? Dapat talaga, ito na nga, kamusta, si Anino, play natin ha. Hey guys. Ang opinion ng mga Anino. Pasok ha, pakinggan mo. Dahil nga dyan daw sa nangyayari dyan sa Davao. Congratulations nga pala ha, sa Davao City. Congratulations kay Mayor Bastos Duterte. Bastos Duterte. Isipin mo, kayo lang sa buong Pilipinas. Kayo lang ang merong government, local government units na maraming empleyadong adik. Davao pa. Ang flagship ninyo, di ba, Davao, drug-free kayo at talagang war on drugs. Pero isipin mo sa loob ng City Hall mismo, nandun pala may pinakamaraming adik. Congratulations, Mayor Baste, magpa-drug test ka rin. Kasi unfair naman doon sa mga empleyado niyong nahuli na puro positive sa drugs, no? Wow,
Ibang klase, history talaga ito, men. Kayo lang sa buong Pilipinas, Davao City lang, ang may pinakamaraming na positive sa drugs. Alam mo, sa loob ng City Hall ng Davao, nandun na, meron na ron, nandun na yung kuha nila, nandun na yung sumisistema, nandun na rin, malamang may pat-session room na rin dun. Dun na rin sila gumagamit, no? Sipin mo yun. Kaya siguro takot na takot, nagpapakabait na to si Basti, no? Sipin mo yun, after pagkapalit ng PNP, oh, na-surveillance kayo. Marami pang kasunod dyan. So again, congratulations Davao, ang galing ninyo. Ang galing talaga ninyo. Wala akong masabi. O sa mga didilis dyan, ano na? Didilis daw. Lang. Bye. Bye na. Direct Freddy Valera, happy man sari sa inyo, ha? Natawa. Ayan, yan. Taas. Hindi ba? Direk, alam mo na ha, meron na akong kapalit. Ano masasabi mo dyan sa mga, ano, opinion ng ordinaryong mamamayan? Congrats. Ano? Congrats din. Ano congrats? Hindi dito, opinion dito. Ano masasabi ko dyan? Tama lang naman yung sinabi niya eh. Ano? Baka nga naman may nagjajamig na dun sa loob. Yun na nga, mga kababayan. Kasi sabi niya, eto ha, himayin natin. Ang dami pa namang ano, ang dami pa namang mga netizen na ang taas-taas at ang ganda-ganda na tingin nila sa Davao. Kasi ang Duterte galit sa drugs, mahigpit, ganyan-ganyan. So ang tingin nila sa Davao, talagang tahimik, maayos. Kaya pala, nandun pala, nasa pugad pala ang ano. Mag-thank you ka, para sa'yo daw to. Thank you po. Si Rowena. So alam nyo na ha, kailangan i-spoil nyo to. Kukhang na yan, shoutout mga ka-eksena, nandiyan na si Direk Freddy Valera. Katatapos lang mag-live. Okay, sige, tuloy natin. Guys, congratulations nga pala ha, sa Davao City. Kasi daw dito sabi ni Rolly Binyas, ang hilig nilang magmalinis. Ano masasabi mo doon? Ang hiling... Totoo naman yun, may hilig magmalinis ang Davao kasi nga ang mayor nila lagi, Duterte. Kilala kasi ang Duterte na galit sa drugs, diba? Bakit nga ngayon nga ganun? Kailangan nila explain nyo kung bakit ganyan na nangyari. Hindi nga ma-explain! Hindi, kahit ayaw nila explain nyo, kailangan nila explain nyo. Kasi lalo na mayor siya ng Davao. Si Alice Go nga, doon nahuli yung Pogo, nag-explain siya, pinatawag niya sa Senate. Siyempre, dapat ganun din si Mayor, ano. Sino? Sino Mayor? Mayor Baste. Baste, magpaliwanag ka daw sa Senado. 3,000 na ito, EGK. Sige, tuloy. Isipin mo lang, congratulations kay Mayor Bastos Duterte. Isipin mo kayo lang sa buong Pilipinas. Huwag kang magsasalita kapag ka nagpe-play kasi hindi ka naman... Kasi ikaw may hawak eh. Yun ang lang sabihin kong istop mo muna, magsasalita ako. Kaya nga, okay. Pag nag-play, huwag kang magsalita. Okay. Kayo lang ang merong government, local government units na maraming empleyadong addict. Isipin mo yun. Davao pa, ang flagship ninyo, di ba? Davao, drug-free kayo at talagang war on drugs. Pero isipin mo yun, sa loob ng City Hall mismo, nandun pala may pinakamaraming addict. Congratulations, Mayor Baste, magpa-drug test ka rin. Kasi unfair naman dun sa mga empleyado nyong nahuli na. Na puro positive sa drugs, no? Wow. Ibang klase, history talaga ito, men. Kayo lang, sa buong Pilipinas, Davao City lang, ang may pinakamaraming na positive sa drugs. Oo, kita mo? Ano masasabi ko doon? Explain ni Mayor Bastian kung bakit nagkaroon ng ganyang karaming nag-positive sa drug yung sa loob ng City Hall. City Hall nga, sa City Hall. Nakakapagtaka naman yun, hindi mo namamalayan na gano'n nakarami yung addict sa loob ng bugad mo. Unless kasama ka doon, pati ikaw. Sino? Si Mayor. Si Mayor? Baste. Mayor Baste, kasama ka ba? Kasama daw si Mayor Baste, Sige, tuloy. Malamang sa loob ng City Hall ng Davao, nandun na yung kuha nila, nandun na yung sumisistema, nandun na rin, malamang may pat-session room na rin doon. Tama ba yun? Nagja-jamming na sila doon. Baka nagja-jamming na sila doon. Nagja-jamming sila.
Isama sa World Genius Record daw. Yung nangyari sa Davao. Congrats. Kailangan bigyan ng award yan sa Senate hearing. Doon na rin sila gumagamit, no? Isipin mo yun. Kaya siguro takot na takot, nagpapakabait na to si Basti, eh, no? Isipin mo yun, after pagkapalit ng PNP, oh, na-surveillance kayo. Marami pang kasunod dyan. So again, congratulations Davao, ang galing ninyo. Oh, ang galing nyo daw. Hoy, mag-like na kayo! Kaya mag-like sila, kasi sila nag-like. Mag-like po kayo ha, walang bayad yan, libre lang. Kiklik nyo lang. Kiklik lang. Oh, sige na kayo. Sabihin mo, mag-like sila, mag-share, mag-subscribe sa mga hindi pa. Game! Guys, mag-like kayo ha. Pa-share na din. Ganito, ganito, ganito. Mga boss, sa mga hindi pa nakakapag-like, nakakapag-share, at nakakapag-subscribe, oo, maliit na bagay lang yan, pero, ha? Oo, malaking bagay sa amin ni Jen Angeles yan. Oo, nakagam na daw sila. Oo, so ngayon, palbalik na tayo dito pa sa isa. Hindi lang yan, marami na nga nagsasalita. City! Oo. Also known as Bangag Capital of the Philippines. Oh, ano masasabi mo diyan? Si Bangag. Oh. Ano? Davao City. Also known as Bangag Capital of the Philippines. Oh, ano masasabi mo diyan sa mga opinion ng mga ordinaryong mamamayan? Dapat ka dito. Kasi yung word na bangag is galing mismo kay Duterte, di ba? Mm, so, Duterte. Binabalik mismo yun ng pangatao sa kanila. Ano no? Kasi sa kanila mismo nakikita yung word na bangag na dapat sa kanila binabansag, hindi kay President. Ayun yung sinasabi ko. Na kung ano yung sinasabi mo sa iba, babalik yun sa'yo kasi hindi totoo yung sinasabi mo. So, ikaw ba naniniwala na bangag si Presidente? Hindi nga. Hindi ka naniniwala? Hindi. Ah. So, hindi ka naniniwala kay ano? Kanino? Kay Maharlika at saka kay Byron. Ano nga yung naniniwala ko? Hindi na ako tanga. Oo, oh, tanga pala kayo eh. Oh, si ano, si Jen Angeles hindi daw tanga. Ano na? Oo. Oh, maraming salamat pong muli. Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi. Namamatay na sana silang lahat. Ay, mali. Ipagdasal natin ang ating bansa. PBBM lang malakas, Mighty Baisa. Sa inyo pong lahat, ha? Oh, Nordita, thank you naman po. I love you all. Ha? Agyamanak, Apo. Dagitik kapadak ng Ilocano nga Rattoy, ha? Maraming salamat sa inyo pong lahat. Bye-bye po. Our beloved, Boss Mike, Boss Mike, Cervera!